Hello guys, welcome back to CBox Tutorial Channel, and this is our situation number 63 from CE Board Exam November 2022 for Structural Engineering and Construction. So before we start to solve this situational problem, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. A square tied column is to carry an ultimate load of 2,500 kN. Concrete strength F'C is equivalent to 27 MPa, and the yield stress is 345 MPa. Use steel ratio as 2%. Determine the following using 2015 NSCP. So, nakabigay naman sa atin yung ating codes para sa pag-solve ng tinatawag natin na axial strength. Ayan siya. No? Ayan. So based to sa ano sa different codes, eh, meron tayong 2001, 2010 and 2015. So dito muna tayo mag-focus, wag muna doon sa problem. Isa-isahin lang natin siya. So may nakalagay tayo rito na P is equivalent to 0.85 F'C multiplied by AC plus AS multiplied by FY. So ano nga ba yung ibig sabihin ng AC rito? So, yung AC rito is the area of concrete while AS is the area of steel. So, ibig sabihin, yung ating P dyan is equivalent to our PC then plus PS. So, combined siya, no? Or pinagsama-samang strength na ipoprovide ng ating concrete and then ng steel. Tapos, meron tayong ano dito, design principle na kung saan ang ating PU is equivalent to our design strength, PPN. Pero kung design principle talaga pagbabasihin natin, dapat ang ating PU should be less than or equivalent to our phi PN. So, di ba marami na ako na-discuss ng mga video tutorials na kung saan kapag nakalagay is U, ibig sabihin, kumbaga yun yung ano, ultimate load na i-apply natin sa ating member. So, kahit anong member yan, mapa, beam, column, or tension member, yun yung mga yun. Pero ako, para mas madali ko siyang naintindihan, kapag PU or ultimate load, ito yung mga factored load na magagaling sa ating load combination kung nakabase tayo sa LRFD or sa strength design. And then yung ating PN, ito yung tinatawag natin na nominal strength. Or sige, buuin natin. Nominal strength. So once ang ating nominal strength na PN is imumultiply natin ng ating reduction factor or resistance factor, ang tawag na sa kanila or yung product ng dalawang to is design strength. So based on our design principle na kung saan ang ating ultimate load or yung factored load is dapat less than or equivalent at least sa ating design strength, so we can also assume that our PU is approximately equivalent to our phi PN. So, dito tayo magbabase. And then, meron tayong actual capacity. Under sa 2001, ang ating PN is equivalent to 80% lamang ng ating P or actual load P. And then, ang ating P dito or yung resistance factor or reduction factor is 0.70. Ibig sabihin, kukuha lamang tayo ng 70% from the nominal strength. Tapos sa 2010 and 2015 NCP, ang ating PN dito is parehas lang, no? Parehas lang sila ng equation. Pero yung ating phi is equivalent to 0.65. So, mas pinahina natin yung strength under sa 2010 and 2015. Tapos nakabigay pa yung mga codes para sa spacing of ties, spiral column, spacing of spiral. So, bakit ko nga ba siya dinidiscuss isa-isa? Kasi nung nagre-review ako about sa column or sa pagsosolve ng actual capacity, nalilito ako kasi dun sa review center namin, parang pinagsasabay-sabay na niya yung solution. So ako, ang ginawa ko, inaral ko siya isa-isa. So gagawin kasi natin, uunahin natin kunin yung PN. Yan. Based on our factored load or ultimate load. Tapos natin masolve yung PN, which is equivalent to our PU over phi. Then, dun tayo mag-solve ng ating P, which is equivalent to our PN over 0.80.
Tapos pag nakuha natin yung P, doon na natin pwedeng i-apply yung ating equation dito na 0.85 F prime C multiplied by AC plus AS multiplied by FY. But take note, since ang ating AC is pure concrete lamang, ibig sabihin, ang ating AC is equivalent to our area gross, yung buong area ng buong area ng column yon, buong area ng column, kaya gross area, di ba? Then ibabawas natin yung area ng steel dun sa ating area gross, doon natin makukuha yung pure area para sa concrete. So ngayon, solve natin yung ating problem. So using 2015 NCP, determine the minimum required dimension. So saan ba natin makukuha ang dimension? Makukuha natin ang dimension natin sa ating area gross. So number one, area gross ang kailangan natin, and square tied column naman tayo, no? Meron given na PU, which is equivalent to 2,500 kilonewton. So masasolve natin ang ating PN, which is equivalent to PU over P. Ano ba ang ating P under sa NCP 2015? That is 0.65. So 25 over 0.65. So 3846.15. Tama ba? 0.15. Ayan. And this is kilonewton. And then, masusolve na natin ang ating P, which is equivalent to our PN divided by 0.80. So, this is equivalent to 4807.69. Then, ang ating P is equivalent to 0.85. So, ano po ba yung ano? Kasi ako talaga, ano, personally, nadilito talaga ako dito. Ayan. Sa P, meron kasing P, tas meron pang PN. Kasi sa steel design, if you say PN, ito na yung original or pinaka-capacity talaga ng ating member. Then, babawasan lang natin siya para maging design strength. Pero yung PN, ito na, kumbaga, nominal nga, original strength niya. So, hanggang PN lang tayo sa steel design. Pero dito sa concrete, kukunin pa natin yung pinaka-P. No? So, iba pa siya mismo dun sa ating nominal strength. Kaya, hindi rin kasi masyadong nakalagay rito kung ano nga bang ibig sabihin ng P. But, let's say, ang ating P is axial load. No? So, axial load. So, this is equivalent to 0.85 F prime C multiplied by AC plus AS multiplied by FY. And ang ating AC is what? AG minus AS. Tapos, ang ating AS naman is kukunin natin mula sa ating area gross. So, ang ating AS is equivalent to steel ratio multiplied by area gross. So, therefore, ang ating P ngayon is equivalent to 0.85 F prime C multiplied by AC, which is equivalent to area gross minus AS. Na kung saan ang ating AS is equivalent to rho multiplied by or steel ratio multiplied by area gross plus steel ratio multiplied by area gross multiplied by FY. Kaya makukuha natin yung ating area gross. So this is 4807.69, and then we must convert it into Newton. Bakit? Kasi ang ating F prime C and FY ay naka megapascal, that is Newton per millimeter squared. So, kung Newton yan, kailangan mag-cancel out yun mula dun sa ating P. Kaya kailangan Newton yung ating P. Then equivalent to 0.85 F prime C, which is 27 megapascal, multiplied by area gross, which is yung ating unknown, minus 2% area gross. And then, plus 2% of area gross multiplied by 345. 4807.69 times 10 raised to 3 is equivalent to 0.85 multiplied by 27 area gross minus 2%
nasa ng percentage? Ayan. Oops, sorry. Multiplied by x plus 2% multiplied by x multiplied by 345. Ay, okay na to. Then, solve. Ayan. So, 163.57.95. 576.95, and this is in millimeter squared. E, square naman yung ating side column, so makukuha natin yung ating B and H. Kasi ang ating B and H is equal lang size at isa dahil nga sila ay square. So ang ating B and H is equivalent to square of the area gross, 404.45 millimeters. So kung meron sa ano choices natin na 405, pinakamalapit 'yon, pwede na. Pero hindi tayo pwedeng bumaba sa 404. So pwede tumaas sa 404 pero hindi tayo pwedeng bumaba sa 404 kasi sabi rito, 'di ba, minimum required. Ito na 'yung pinakamababang required na dimension. Kaya hanggang diyan lang tayo, pero pwedeng tumaas. Kasi kapag itataas natin yung mga sukat or dimension, mas magiging safe yung ating structure. So, mas malakas siya compared to the required dimension, di ba? So, ito yung ating sagot, 404. Pero kung pagbabasa natin yung choices, ang ating BH is approximately equivalent to 410 millimeters. So, yan ang ating sagot. Next, number of diameter, which is 20 millimeter bars required. So ilan daw yung number of diameter, sorry baliktad to, number of 20 millimeter diameter bars required yun siya. So kung i-drawing natin siya, ayan, ito yung ating squared side column, ito yung mga vertical bar. Ilan daw yung kailangan natin diyan? Eh di ba yung total area natin para sa steel bar is yung ating AS. Eh di ba meron equation ng AS dito, which is equivalent to rho multiplied by area gross. Eh ang pinili nating dimension ay 400 millimeters. So therefore, ang ating area provided na, hindi na siya area gross eh. Kasi itong area gross na to, required lang siya. No, this is the required area gross, yung 163,576.95. Ngayon, hindi na lang siya basta-basta area gross. It is area gross provided. Ito nang ipoprovide natin para sa ating design. Na kung saan, this is equivalent to base multiplied by height. Kasi square. So, 410 squared. So, 168,100 millimeter squared. Therefore, ang ating AS is equivalent to rho, which is 2% multiplied by area gross. So, multiplied by 2% natin to. So, 3,362 millimeter squared. So, the number of steel bar is equivalent to AS over area ng bar. Ano ba ang area ng bar natin? That is pi over 4 multiplied by 20 squared. So, answer divided by pi over 4 multiplied by 20 squared. Yung diameter ng ating bar. So, 10.70 bars or pieces. Pwede rin. Ngayon, pwede nyo isagot kasi rin dyan is yung pinakamalapit, of course, ira-round up natin yan. Ang ating N is approximately equivalent to 11 bars. Kaso, kapag drawing kasi natin yon or ilalagay na natin sa design, this is 1, 2, 3, 4, then apat ulit, 1, 2, 3, 4. Ilan na yan? 8. Diba? Then, let's see, maglagay na dito. 8. So, siyam. 10. O, saan yung 10? Saan yung, 10 na, no? Saan yung pang 11? So, hindi sila magpapantay, diba? So, magkakaroon ng ano, ng hindi pagkakapantay-pantay ng distribution ng strength. Kaya, imbis na 11 bars, ang gagawin natin dyan is, ang ating N is equivalent to 20 millimeter diameter bars. So, yan yung ating sagot. So, I hope malinaw yun sa inyo. Kasi, hindi nga magkapantay-pantay kapag 11 bars. So, kapag i-drawing natin yan,
Ilan na niyan to ngayon? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, so, okay. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, imagine, tanggalin mo to, yun yung 11, di ba? Ang pangit tignan ng design nun. Isa pa, kapag nag, ano kayo, sa job site, di ba? Hindi magandang tignan yun sa design. So, kailangan pili natin yung 12 bars. And, isa pa, hindi tayo pwede mag-round down kasi ipoprovide natin na strength yan eh. What I mean is, yung bakal is isa rin sa magdadala ng ating loadings dun sa column. Ngayon, ang required natin ay 10.7. Kung ibababa natin siya into 10, mawawasak yung ating column, di ba? Hihina siya. Kasi sabihin natin, sir, pwede naman pong 10 dito, sakto siya. Symmetrical siya, sir. Ba't hindi natin ginawa yung 10? Kasi nga, ang required natin ay 10.7. Kailangan, mas mataas tayo sa 10.7. Then lastly, okay, so tama tayo dito sa 12. Then lastly, spacing of ties. So, kailangan, meron tayong sunding code dyan. Ito. Spacing of ties. So, para to sa tied column, ito naman para sa spiral column. So, hanggang dito lang tayo sa spacing of ties. So, pare-pares naman siya magmula ng 2001 hanggang sa 2015 NSCP. The smallest of 16, diameter of the bar, the diameter of tie, and the least dimension of the column. Yung pinakamaliit. So, ano nga ba yan? Spacing. Ayan. Ano na yan? Yan. 16 BB, then 48 ba? 48 DT, diameter of the tie. Ayan. And then, the least dimension of the column. For example, rectangular yung ating column. O, yung pinakamalig dun sa rectangular shape na yon na dimension, yun yung pipiliin nyo rito. So, this is 16 multiplied by 20 millimeter diameter. And then, this is 48 multiplied by, meron binigay na ano, tie. So, since walang binigay na tie, gamitin natin yung minimum size for the lateral ties. That is 10 millimeter diameter. And then, ang ating least dimension, isa lang naman, no? 410 millimeters. Parehas lang naman ang sukat, so wala tayong pagpipilian doon. So, 16 times 20, 320 millimeters. And then, 48 times 10 is 480 millimeters. Ayan. So, ang tanong, anong pipilian natin sa tatlo? So, dapat marunong rin talaga kayo mag-decision making in terms of the design. For example, pinili natin ang 480 dun sa tatlo. Ibig sabihin, mas malaking ano yun, spacing, di ba? So, ngayon, habang lumalaki ng lumalaki yung spacing, ibig sabihin, naghihiwa-hiwala yung mga lateral ties natin. Paano ba yung lateral ties? Di ba? Ito yung ating poste. Ito naman yung ating vertical bars. Yan. Then let's say, ito yung mga lateral ties natin. Copy na lang natin. Ayan, no? So imagine. Imagine nyo kahit delayed. Kahit delayed yung ano, no? Yung ating software. Anyway, yan. Ito yung spacing ng ties. Let's say S. Imagine, palakihin mo na palakihin yung spacing ng ties natin hanggang sa mawala na to. Yan. Tapos ito na lang yung spacing natin. O. Sino mas matibay? Yung mas malaking spacing or yung mas maliit na spacing? Of course, yung mas maliit na spacing. So, pipili tayo rito ng smallest sa tatlo. Therefore, ang ating S-max o yung pinakasagad lamang na spacing na pwede natin gamitin dito sa tatlo ay yung 320 millimeters. Hindi tayo pwedeng ano dyan, mas tumaas pa or mas malaking ano pa, spacing. Yan. Actually, at nung inaaral ko talaga yung mga gatong problem nung nagre-review ako, nahihirapan ako. Hindi ko kasi talaga naintindihan itong tatlo na ito eh. Yung nasa ito. Ayan, no? Ang pagkakalala ko kasi, ang equation noon is, ito yata, ito. Ayan, no?
yung ating PN or yung ating nominal strength is equivalent to 0.80 multiplied by P, which is equivalent to 0.85 F prime C multiplied by AC, then plus AS multiplied by FY. Bakit ako nalilito? Dito. Dito, saka dito. Ayan, sobrang litong-lito talaga ako dyan kasi hindi rin naman ito na-discuss namin nung undergrad pa kami. Hindi namin naabutan sa discussion, kaya nalilito ako. Dito kasi sa dalawang to, ayan, hindi ko alam yung gagamitin. Tapos, bigla, may papasok pa. Ang ating PN kasi, diba, is also equivalent to PU over Phi. Ayan. So, kung PU over Phi to, o cross-multiply, o. So, therefore, ang ating namang PU ngayon is equivalent to, ano ba ang natin, Phi? Let's say, NSCP 2015, 0.65. Then, multiplied by 0.80, multiplied by 0.85 F prime C multiplied by AC plus AS FY. Ayan, kaya litong-lito talaga ako. Nagdalawa na kasing factor dito. No, so dito talaga ako nalilito noon. Pero at least, 'di ba? Ngayon na naituro namin siya dito sa ating video tutorial at I hope na talagang naintindihan niyo yung ating discussion dito. So simple lang naman 'to actually. As long as naintindihan niyo sila. And kung gusto nyo rin naman na buo, okay lang din. Pero para sa akin kasi, mas madali yung iisaysay natin. Unahin nyo munang isolve si PN from PU. Then saka ninyo isolve si P from PN. Then saka nyo isolve yung mga required dito. It's either AS, yan, AS or AC from P. O diba, mas malinaw yung ating, parang kumbaga merong way or process talaga sa pag-solve ng AC or AS. Or yung kailangan natin i-provide na dimension para doon sa ating column. So that is our situation number 63 from CB Board Exam November 2022 and I hope marami kayo natutunan dito sa ating video tutorial na to. So don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.